kumakain gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama niyo gabi-gabi, Bangga with Agaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Bangga with Agaw Live. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo, mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo, saan malupalog kayo inaabot itong ating broadcast. Nagbibigay po kayo at bumabati po ang inyong host, Bangga Ruth Abaw, at kayo po ay nakikinig sa programang Bangga Ruth Abaw Live. Ano po ang nilalaman nitong ating programa? Usually, meron po tayong segment ng panawagin ay Rated R, Usapang Mag-asawa, kung saan tumatalakay tayo ng masaselang topic na may kaugnayan sa sex, sa pakikipagtalik, sa labing-labing, at sa romansahan ng mga mag-asawa. Pero, today sa Thursday, meron po tayong may interview sa ating susunod na forever segment. Okay? So, yung palagi ko pong sinasabi na testimony natin, si Miss Violi Riane ng San Pablo ka ba o Santa Rosa, Laguna? Tanungan natin kay Ma'am Violi, kasi dalawa silang Violi Riane. So, San Pablo, Laguna yata siya, kasi si Mami Violi Riane ay taga Santa Rosa, Laguna naman. So, ang may interview natin sa ating susunod na forever segment mamaya ay si Miss Violi Riane. So, para sa mga kalalakihan na naghahanap ng kanilang susunod na forever, pakinggan po ninyo ang interview natin. Plus, ito pa, papaalala ko na ngayon pa lang. Abangan nyo na ang telephone number na ibibigay ni Miss Violi. Huwag ho yung bigla kayong magte-text sa akin, Bangga, akin na yung telephone number, batukan ko pa kayo. So, abangan po ninyo yung telephone number na ibibigay ni Ma'am Violi Riane para kayo na mag-text. Hindi ako magpapasa sa inyo. Ang tatamad ninyo, nakikinig na kayo, ayaw nyo pang abang, alam nyo naman yung format natin na at the end of the interview, sinasabi natin yung telephone number ng ating mga nai-interview. Hindi nyo pa makuhang kunin. Tapos magte-text kayo sa akin, pahihin ang cellphone number ng na-interview mo sa akin. Hindi na po ako magpapasa sa inyo kasi ang titigas ng ulo ninyo. Tsaka ayokong paminahasain yung mga taong mga ganun. Ibig sabihin, hindi ko kayo marunong sumunod sa instructions. Ibig sabihin, mahina ang mga utak ninyo. Hindi kayo nararapat ireto. Ayan. Hindi kayo nararapat sandali, may lamok. Hindi kayo nararapat na ireto doon sa mga nagpapa-interview sa atin sa ating susunod na forever segment. Okay. Kung gusto po ninyong sumali sa ating susunod na forever segment, ang importante po kayo po ay Krebsy user. Okay? Kung Krebsy user po kayo, matagal na po kayong gumagamit ng Krebsy, naghahanap kayo ng inyong susunod na forever, pwede po kayong mag-text sa aking hotline number 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Kung meron kayong mga gustong ipaabot ngayong gabi habang tayo po ay nagpo-programa, gusto niyo magpabate, gusto niyo magpa-shoutout, ano pa ba? Gusto niyo magtungko sa Krebsy, pwede po kayong mag-text sa aking hotline number ngayon, 0916-1608-168. Pero, ang pinaka-importante impormasyon na nais ko ibahagi sa inyo ay ang impormasyon kung paano po kami makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng Krebsy. Ang spelling po ng Krebsy, K-R-E-B-B-C. B as in baboy. K-R-E-B-B-C. B as in baboy.
at KREBC, B as in Baboy. Ito pakisabi, dahan-dahan lang ang pagbigkas ng number niya. Alam nyo, ay naku Jerry, tatlong beses hanggang apat na beses kong sinasabi yung number at mabagal na po. So, ay naku, sandali lang. Nagibismaya ako. Kasi tatlo hanggang apat na beses ko na pong inuulit yung mga cellphone number ng ating mga interviewee. Hindi pa rin po ba ninyo makuha? Dahan-dahan na rin ang pagbigkas ko eh. Tsaka siguro kahit medyo mabilis ako, kung apat na beses ko namang sinasabi, makukuha nyo na dapat yun, di ba? Okay. So abang, sige mamaya, para sa kapakanan ng ating mga listeners, ano pa bang gusto nyong dahan-dahan? Masyado nang mabagal yun eh. Ang bagay na pagsasabi ko ng pagbigkas ng number, ayan, okay. So, ulitin ko lamang po. Dito na tayo sa Krebsy. Ang Krebsy po ay available sa Mercury Drug Stores. Again, ang Krebsy po ay available sa Mercury Drug Stores, sa iba pang mga drugstore chains, sa aming mga authorized distributors, sa Pancrest Wellness Facebook page, at sa mga hotline numbers na 4 times kong binibigay habang tayo po ay nagpo-programa. Magtanong po kayo sa mga hotline numbers, baka mamaya may existing promo po ngayon na kahit po hindi kayo senior citizen, kahit hindi kayo PWD, ay makakakuha kayo ng 20% discount. So itanong nyo na lamang po dyan sa mga hotline numbers na yan, ang existing promo po natin. So meron po tayong 20% discount, meron pa po tayong free shipping promo. So, makaka-discount na po kayo ng 20%. Libre pa ang ship, libre pa ang free shipping niyo. Libre pa ang shipping niyo. So, saan pa po kayo? Patong-patong na discount na po yan. So, itanong nyo na lamang po dyan sa mga hotline numbers kung gusto po ninyong kumuha ng mga discounts na yan. Okay. Para sa ng Krebsy Pangga, anong dahilan kung bakit kailangan natin mag-take ng Krebsy? Eto po, ang babanggitin ko ay example ng isang testimony natin, si Ma'am Remy Altares, 52 years old. 12 years na siyang diabetic. Umaabot ng 500 ang sugar niya dahil sa kakainom ng soft drinks. Dahil dito tinamaan ng kanyang kidney, atay at puso. Siyang nagamot ang iniinom niya sa isang araw. Hirap din siyang maglakad dahil wala nang pakiramdam ang dalawang paa. Parang parating matutumba. Kaya kapag naglalakad, kailangan may alalay. Inaabot na ng pagtilaok ng manok, hindi pa rin siya nakakatulog. Minsan, naiiyak pa siya dahil hindi siya makatulog. Kadalasan, minomotor pa siya ng asawa niya sa gabi o madaling araw para lang makatulog, parang baby, parang bata. Pero kadalasan kapag balik sa bahay, hindi pa rin siya makatulog. Naninigas ang mga daliri niya kaya hindi siya makalaba o makalinis ng bahay. Pero simula nang mag-take siya ng Krebsy, kumimbing na ang tulog niya. Kapag katapos makinig ng programa natin, nakakatulog na siya at 5 a.m. na siya nagigising. Nakakalakad na rin siya ng walang alalay, nakakalaba at nakakalinis na ng bahay. Kumakapal na ang dating manipis na buhok niya, yung dating tuyo at kulubot na balat, ngayon kuminis na siya at pumuti. Napansin rin ng mga kaibigan na kahit na merong diabetes ay gumanda at kuminis ang balat. At dahil dito tumaba at gumanda na ang kanyang katawan. Tinigil na rin niya ang siyam na gamot na iniinom dahil hindi na tumataas ang BP at uric acid niya, kaya Krebsy na lang ang iniinom niya. Yan po ang ilan lamang sa mga testimonies ng ating mga users, si Ma'am Remy Altares. Ito naman si Ginoong Ronald Canlas, 52 years old from Guagua, Pampanga. 3 years nang merong almoradas, nagsimula sa maliit, hindi pinapansin hanggang sa lumaki at lumala. Nahirapang dumi, nagdudugo pa minsan, parang chicharon bulaklak na ang itsura. Pinatingin sa doktor, binigyan ng gamot pero panandali ang ginhawa lang, nawawala yung sakit ng mga 1 linggo, pagkatapos ay bumabalik na naman ang sakit. Sa sobrang sakit, minsan hindi na siya nakakatulog. Bumalik uli siya sa doktor at nirisitahan siya ng 3 gamot para sa almoradas, antibiotics at pain reliever.
Tapos sinabihan na bumalik after 1 week. Pagkaraan ng 1 linggo, chinek up uli at pinaulit-ulit lahat ng mga gamot na binigay dahil meron pa rin almoranas. Pagkaraan ng 2 linggo, pinahinto ang mga gamot. Napansin na nawala ng unti yung sakit, pero andun pa rin ang almoranas. Nakapakinig sa programa natin at napakinggan ang isang testimonial na patungkol rin sa almoranas. Sumubok ng Krebsy twice a day, isa sa umaga at isa sa gabi. After 2 weeks, napansin na kapag dumudumi, wala na siyang sakit. Napansin din na nawala ang kanyang almoranas. Napansin din na mas una pang nagigising si barangay chairman simula nang mag-take ng Krebsy. Napansin niya na parang tumikas at bumalik sa pagkabata ang kanyang manoy. Lalo rin lumakas ang katawan kahit sa puyat. Sa gabi umiinom ng Krebsy kapag katapos manood ng programa. After 45 minutes, nakatutulog na at nagigising na ng mga 6 or 7 a.m. Maayos na ang tulog, dire-diretso at maganda ang gising kahit puyat daw siya kapag gising niya para kang nakatulog ng 8 hours. Mas nakatipid sa gamot dahil mas mahal pa ang gamot na binili sa almoranas pero hindi naman napagaling. Yung Krebsy lang ang nakapagpagaling sa kanyang almoranas. Ilan lamang po yan sa mga testimonies natin ng mga natulungan ng Krebsy. But don't take my word for it. Huwag niyo lamang pong paniwalaan yung mga sinasabi ko. Pakinggan po ninyo yung mga testimony ng ating mga user kung paano po sila natulungan ng Krebsy. And of course, narito po ang mga hotline numbers ng Krebsy para sa inyong katanungan, para sa inyong mga orders na may mga discount, at para sa inyong mga free shipping promo vouchers. Narito po. Tangga Ruth Abao live. Ito ang BWIZ 882. Narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Si Mr. Eduardo Agaton from Cagayan de Oro. Mang Eduardo, magandang gabi po. Magandang gabi po, Kanga. Ay, kumusta na po kayo? Okay lang po, okay na. Ayan, okay. Ilang taon po kayo, Sir Eduardo? 60. Oo, patatapos mo mag-60 itong ano, itong November. Ah, talaga? Oh, happy birthday. Okay. Kayo daw po ay nagtitinda ng dyaryo at naglo-load ng may cellphone loading station. Oo, yun ang konti kong ano dito, kung ikita dito. Ano ko dito eh, yung tanod, minsan nagta-traffic. Oo. Sa edad yung 60, nagta-traffic pa kayo? Talaga? Oo, kasi bahagi na lang namin yun eh, yung duty namin dito, ano kami ng traffic or mga, sabi naman tanod. Ah, sa tanod, o tama-tama sa tanod. Okay, so ito, Sir Eduardo, so narinig niyo yung Krebsy, nag 20-day challenge po kayo. So after po ng 20 days, ano po ang naramdaman ninyo? Ayun, maraming benefit na ano sa akin. Kasi nung una, ang ano ko, naramdaman ko itong ano ko, itong meron ako naramdaman na dito sa ano ko, yung sa likod ko. Anong bang pano yun eh, nung 2016. Okay. Nilagnat ako. Okay. Dito sa bahaging ano ko, bahaging balatang masakit. Nilagnat ako. So na-alerto ako. Agad ako sa ano, nagpa-check up ako. Yung nga, nakita meron ako, ano, meron akong grade 1 na prostata. Oo, talaga? Okay. O, prostata, oo. So, binigyan ako ng 1 month na ano, na gamot. 2016 yun, November.
Kaya kala ko, ano na, okay na yun, 1 month. Nag-pick ako, walang pat lang yun. Talagang pinay ko yun, yung pinastirad at saka yung sultam. Sultam ba yun? Yung, basta mga ganun, yung para sa, ano, para sa prostata. Prostata, oo. Oo, hindi ako bumalik. 2018, nung magpa-check ulit ako, nakita yung record ko na, oh, bakit kayo hindi bumalik? Estimado. Eh, isang taong kang hindi nagpa-check up. Opo. So, sabi ko, paano ko okay na yun? Ay, hindi, gabi niya. Gabi niya, hindi. Maintenance mo na. Ay, maintenance mo na. Tuloy-tuloy na. Oh, tuloy-tuloy na. So, January 2018, nag-tick ako, araw-araw, nag-tick ako, walang pagbabago, sabi ko parang, yung ili ko, natin kulay dilaw, tapos na nagiging ano, kulay orange. Okay. Sabi ko ba, lalong lumalala yata ako. Yung, kasi alam mo na, nagkakaedad na tayo na, ano, napakinggan ko sa radio. Kasi na, ano ko, yung naghahanap ako ng istasyon na classical or mga jazz music ba, or favorite ko mga pandang-pandang. Dito na lang ako natin. Tapos biglang naputol, alas 7. Ikaw na yung ano. Ayun, napakinggan ko, sabi ko dito na ako. Ano yun? April. Ah, okay. So, parang 1 month pa lang kami. April. Ayun nga, marami. Ayun, sabi ko, maganda pala itong ano to. Napagana nga sa akin itong ano, itong crepes na or ano, 20 days challenge. Okay. Ang dami mga benefit na ano sa akin, unang-una, panggayo, okay. Ano, yung sinasabi nga yun. Yung pag-ihing ko ngayon. Opo. Dati, kulay orange na. Oo. Ayun, bumalik na sa ano, bumalik na sa tingin yung aking ano. Ah! Okay, naging clear na. Okay. Meron pang isang ano, itong aking body course dito sa may kaliwa na paa. Oo. Malaki ko eh. Yung pisipihin ko, matigas. Okay. Matigas yung ano, yung... Sumasakit ano, yun po ba? May, kasi alam ko yung mga varicose veins eh, minsan masakit eh. Malaki nga, malalaki oh. Oo. At masakit po ba? Masakit? Hindi yung masakit nga lang, nakatay yung tignan dahil ang ano, nalaki, parang spaghetti na. Ah, talaga? Eh ngayon po, kumusta na? Ano, lumulubog nga siya, malambot na, nung first week ng pag-inom ko ng crepes, lumambot siya. Okay. Na ano pa na nainis ako doon sa ano sa effect niya. Sabi ko, maganda yung effect niya. Oo. Pero na, ano, matagal na po ba kayong may ano, may varicose veins? Na ano ko lang to nung nasa ano pa ako mga nandiyan pa ako sa Maynila noon eh. Nagtrabaho pa ako. Kaya ang trabaho ko noon, laging nakatayo. Oo. So matagal na yung varicose veins nyo? Matagal na. Na ano ko lang mga saka dito sa may paa ko, dito sa may bukong-bukong, okay. Kasi may parang akong arthritis eh, alam mo naman yung ano, may ano, dito sa may bukong-bukong simula, may mga, ano, may mga spot na itim, okay. Pababa. Pagdating sa may talampakan, may itim yun. Ako, okay. So, ano, nagbibitak yung kapi, ano, yung sako. Ah, yung balat ninyo, oo, nagbibitak-bitak. Nagbibitak-bitak yun. Ayun, yung pag-inom ko ng crepes, lahat yung na, ano. Ano, wala. Kuminis yung kapi, ano, kuminis yung, ano, yung tinukong ko. Hindi na ako nagpapapubis pa, kahit na magpapubis pa ako, eh, gawa pa rin din. Ngayon, sa crepes, sino wala din? Wala. Ngayon, sa ano ko, may bihan ng unti-unti na tatanggal yung itil-itil yung kapumuti yung ano, kapumuti yung ating yung sakong ninyo. Yung sakong ninyo, isa pa yung arthritis ko. Opo. Pagka naglalakad ako noon, medyo masakit. Okay. Kaya minsan eh... Ang hirap nung kung nagtatanod kayo, nagtatraffic, tapos may arthritis ka, di ba? Ang hirap nung. Ano rin, 20 space ko lang kasi hindi man ano. Bahagi na ano natin yun. Kaya medyo 20 space lang. Pinili pa nga ako ng chinelas na yung may tusok. Ah, okay. Sabi ko,
Yan, parang lalo akong pinarusahan ito. Kahit na lang. Tutusok-tusokin mo pa. Pag inalakad ako, ang sakit eh. Balik ako sa yung sinelas na ano, sinelas na ordinaryo. So ano po, ano nangyari doon sa... Napakaganda. Sir Eduardo, sandali po, aliwanagin ko lamang po. Yung since arthritis nyo, nawala na po, hindi na po masakit. Ay, wala na. Hindi na ano, nakakapag-ano na nga ako eh. Nakakapag-lakad ako, nakakapag-takbo eh. Nag-inis ko nga yung basketball eh. Wow, talaga. Wow, kayang-kaya pa. Ayan, okay. At tapos yung... Ay, yung sa Almoranas daw po ninyo, na 15 years old pa lang kayo, pero kay Almoranas. Itong Almoranas ko, 15 years old pa lang ako na ano ko na to, na kuha ko na to, dahil siyempre naglalaro tayo ng basketball. Maglalaro kami nun eh. Na-ebs ako. Kung ako sa ano, sa banyo, siyempre, lahat ng pwersa ko, nilabas ko. Iniri mo lahat. Doon ko nararamdaman na parang nasugat sa anus ko. Okay, okay. Tingin sorry, siyempre, kainitan pa natin sa basketball. Tama, oo. Kaya simula nun, sabi ko, parang maliit, may sugat. Oo, oo. May sugat. Tapos pagka-dumi-dumi na ako, nung afternoon, laging ano, laging pag-umili ako, gumagano, talagang may tugo. Ah, talaga? Kinakabahan na ako noon. Kaya pagka nag-EBS ako, ano lang, dahan-dahan lang, hindi ko na pinupresa. Okay. Oo. Ang laki na nung bago ako mag-cripsy, ang laki na yan. Gano'n po kalaki? Mas nga ng malaki? Gano'n kalaki? Oo, namamaga. Oo. Iisip ko, magpapa-opera ako. Oo. Iisip ko rin, ba't magpapa-opera? Itong maliit na sugat na ito, hindi gagaling. Hindi gumagaling, lalo pa akong operahan. Okay. Ang laki ng sugat ito, hindi lalong hindi gumaling. Aha. Ay, sabi ko, hindi na. Titiisin ko na ito. Hanggang sa yun, yung cripsy nga, nung pag-inip ko ng cripsy, abay, lumiit na. Ah, talaga? Hindi pa rin siya, na wala, pero lumiit na. Maging awa yung ano, maging awa yung pag-dumi ko. 45 years na, yung almohan ko na. Oo. 15 years old lang ako nung ano ko yung makuha ko yun. At saka ano daw po ba, dati daw po ba dumudugo ito pag dumudumi kayo dati? Ay, dumudugo. Pagka ano, lalo na nung mga first 5 years ko nung magkaroon ako ng Almorana. Grabe talagang ano, talagang kinakabahan ako tuwing mag-e-exam talagang ano. Oo. Parang ayaw ko na mag-e-exam dahil kita ko yung bore, puro, pulang kulay yung mag-e-exam. Talaga, oh my goodness, ganun pala. So ngayon, nung ako nag-cripsy, hindi na po dumudugo. Ay, hindi na dumudugo. Ay, ang galing. Saka lumit na nga yung ano, yung natin na yung magatid sa anus ko. Oo. Kaya hindi na... Yung sa anus ko, kasi doon sa isang side lang eh. Oo. Doon sa isang side na yun, lumit na. Lumit na yung, parang bumabalik na sa normal kaya. Ayun. So, ibig sabihin kasi dati, kaya dahil sa sanak eh, kaya yun, siguro pa nasusugat. Ay, nahihirapan na kaya po yung maglabas ng ano. Yung pala yun. Hindi ko pinupreyo siya, pero yung dudugo pa rin kahit hindi ko pinupreyo siya. Kaya yun ang inaano, kasi dumi yun eh. Tama yun. Kasi maano kung sa sugat, lalong hindi gagaling. Ayun, oo. Nako, edi Mang Eduardo, ano ang maipapayo nyo ngayon? Sana po itong programa ko ay pinamalita nyo dyan sa mga kaibigan ninyo na makinig siya. Yung mga kamag-anak ng ladies ko dito na ano, napansin nga nila sa akin na, parang pumuti ka, parang bumata ka o ano. Sabi ko, crazy ako. Ito, binigay ko yung pinadala ni Itadang na mga babatayin dito. Yan, sabi ko, tignan ninyo. Ito na ka, nakikita naman niyo yung ano ko, nakikita ninyo yung ating. May tsura. Kasi lang, meron pa ako isang ano, kung pwede pa. Sige po. Alam mo yung ano, yung... Kaya pala ako, ano, na-research ko dun sa isang, ano, nabasa ko. Apo? Yung balakubak, yung balakubak ba? Okay. Sa ulo. Apo. Balakubak ko,
sa ulo. Marami yan, kahit anong shampoo ang gamin ko. Laban ako, bak pa rin ako. Okay. Mula dito sa ulo, sa mukha. Ay, talaga? So, ang tangin tingnan, no? Oo, oo. May puti-puti dito sa may parting balbas, may bigote ka dito sa may balbas ko. Pati balbas niya, binabalakuba. Oo, binabalakuba. Ayan, okay. Ano po, sabi yung mga research ko nga, pagdagan nung pala na meron kang balakubak, sobrang balakubak mo, may problema ka sa internal. Okay, okay. Yung pala yun. Ayun, oo. Eh di ngayon, wala na po. At saka yung mga kuku ko, ano, yung mapupla, tapos madali mapali pa. Pero ngayon, pintis na ano ko eh, pintis na yung atinino ko eh, tsaka matigas. Oo. Tama, pareho tayo. Eh. Ganyan din ako eh. Oo. Pero yung balakubak po ninyo, so nawala na yung balakubak nyo? Ano? Nawala na yung balakubak. Wala akong pinahin, kundi yung pag-inom ko na ng Krebsy. Pag-inom na ng Krebsy. Ayun. Ako, ang dami nga. Ang dami nga pala. Biro nyo sa within 20 days challenge. Ang balakang ko, wala na. Wala na rin. Hindi na sumasakit. Dati sumasakit. Kaya yung pag-ihingi ko, unti-unti malinaw na. Ayun, buti naman po. Kaya pinigil ko na yung, ano, yung binigay sa aking, ano, binigay sa aking medicine ko, yung Aketos sa yung sultam. Aha, aha. Pinigil ko na, hindi ko na ininom yun. Kasi parang, ano, parang mabigat sa akin na ano eh. Parang wala akong nararamdaman na kakaiba sa ano. Ah, parang gumagastos ng, parang... crazy. Ano na. Ang laki ng pinagbago, 20 days na uminom. Matanong yung mga ginigay sa akin eh. Sinambang ko ng iniinom yun, walang nangyari sa akin. Ayun, buti naman po. Yung crazy lang talaga ang nakapagano sa akin. Ayun. Nakaginawa sa akin. Okay. So, Mang Eduardo, ganito po, ano pong may advice ninyo sa atin pong mga tagapakinig? Alam nyo, buti nga kayo, bago pa lang kayo nakikinig dyan sa Cagayan de Oro eh, napagamit na kayo ng Krebsy, bumili na po kayo at uminom kayo. So, ano pong advice ninyo? Ano pa tayo ko sa mga ano, hindi pa nakatry na nakikinig lang. Abay, subukan na. Napaka ganda na ano to, technical. Talagang maano na kagad, unang linggo pa lang na pag-check, mararamdaman na kagad yung ano. Ayan. Hindi basta-basta na ano. Talagang, tsaka itong balat ko tingnan mo. Bale, hindi makikita. Hindi makikita eh. Yung ano ko, yung balat ko dati, dry to. Ngayon eh, ano na yung parang may oil. Wow! So gumanda pa ni balat niyo ah. Oo. Kapag nagungugas ako, kahit nagsabon ako, tingnan mo parang oil yung ano ng tubig ba yung bilog-bilog siya na ano. Ah! Oo, tama. Parang yung may langis. Parang may oil lang ating mga mga braso at saka pabaya. Nakakatuwa naman ano, ang daming gandang benefits sa inyo. Ayun. Kasi si Mrs. Bay nagkikrebsy na, dapat si Mrs. nagkikrebsy na rin. Ay, mga ano yan. Na ano yung pagka ano. Ilang taon na po ba si Mrs.? 65. Ah, 65. Baka naman kaya ayaw niyong uminom dahil ayaw niya ng ano, ayaw niyong mabuhayin ng kanyang katawan lupa, hindi kaya. Baka biglang mag-aya. Ayan. Sir Eduardo Agaton, maraming salamat sir ha. Ay, sige ma'am. Thank you po. Good night. Ayan. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Aba, live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, dito na po tayo mga tem, mga kuya, mga mister, mga
si Mga Bec. Ulitin ko lamang po ha. Ihanda na po ninyo ang mga ballpen at papel ninyo. Ihanda ang mga cellphone ninyo dahil mamaya sasabihin ni Mang Violi Gliane kung ano ang cellphone number niya. Huwag pong matigas ang mga ulo, huwag pong pasaway. Ayan. Kasi pag kayo po ay nag-text sa akin para kunin ang telephone number ni Mang Violi, hindi mo po ibibigay. Ayan. Ayoko nang makulit, ha? Ayoko nang ayaw. Hindi marunong sumunod sa instructions. Ayan, okay. So nasa kabilang linya na natin si Mang Violi Gliane. Hi, Mang Violi. Good evening. Good evening, Bangga. Ayan. Kumusta ka na? Mabuti daw. Mabuti naman. Alam nyo, yung testimony ninyo, palagi kong inuulit-ulit dito sa programa. Maigi naman. Maigi naman. Ayan. Okay, o sige. Si Mang Violi ay taga saan at ilang taon na? San Pablo, Laguna. Ilang taon na po kayo? 57. 57 years old. Mimi, hindi mo kayo nagkaroon ng asawa? Wala. Ah, wala. Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi kayo nagkaroon ng asawa? Ah, ayaw nyo? Bakit ayaw nyo? Ayaw ko. Hello? Takot ako. Natatakot ka noon. So kahit ba, pero may mga naniligaw sa inyo dati. Mayroon din. Kaya lang hindi nyo pinagbigyan. Bangga, ang hina ng ano mo dating. Ang mahina ang dating? Jerry, mahina daw ang dating ko. Sa SOCMED natin, pakicheck niya, mahina. So ngayon, mahina pa rin? Okay, okay ng konti. Okay na konti. Okay, ganito. Pero dati maraming malakas po kayo sa ere, ma'am. Ayan, okay, sige. Pero dati po may nanliligaw sa inyo. Mayroon. Pero ayaw ko. Bakit ayaw niyo nga po ulit? Kasing giro. Sandali, ibig mo sabihin? Umabot kayo ng 57 years old, lahat ng naliligaw sa inyo, lasinggero? Ay, natatakot ako eh. Bakit kayo natatakot? Ay, ayaw ko. Okay, ganito. Kung dati ayaw ninyo, ano ang dahilan kung bakit ngayon willing na kayong maghanap ng inyong partner? Ay, kasi nag-iisa lang ako. Nag-iisa na lang kayo sa buhay. Yon. Oo, nasa abroad. Sa bahay ni... Ano po? Nasa abroad lahat. Sino yung mga nasa abroad? Yung mga pamangkin ko, yung mga anak nila, nasa Italy at US yung... Ah, okay. Sino? Oo. Sino kasama niyo dyan sa bahay? Wala. Ah, kayo lang talaga mag-isa? Ang laki na nga ang bahay eh. Apat na kwarto. Pero mag-isa ka lang? Oo. Nagkausap ko. Pero, mahirap yan pag sumagot yung mga orchids eh. Mahirap pag sumagot yung mga orchids. Namumulaklak. Oo. So, pero kailan kayo nagsimulang mag-isip na gusto niyo ng partner? Simulan nung gumaling ako sa Tribsy. Sa Tribsy mo. Last year, nag-isip na ako. Hirap pala nang walang kasama. Ayun, mahirap pang walang kasama. Okay. So ibig sabihin, tapos ganito ang Violi, ibig sabihin kahit boyfriend, hindi ka nagkaroon ng boyfriend? Nagkaroon din, pero ayaw ko na. Maraming... Sandali, anong dahilan? Siyang, ano? Anong dahilan? Maraming babae. Ano na? Maraming babae. Ah, nagkaroon siya ng maraming babae. Mm-hmm. Ilan ang naging boyfriend niya dati?
Ay, nag-iisa lang. Ilan na naging boyfriend niyo dati? Ay, isa na lang. Ilang taon kayo nag-iisa? Dalawang taon. Oo. Ibig sabihin nangangaliwa, ibig sabihin marami siyang babae. Ay, sinabi mo pa. Oo. Ayaw ko nang ganun. Hindi na kayo umulit, bakit? Ano ba? Ayaw ko nang ganun lalaki. Ayaw niyo nang ganun lalaki, okay. So, ibig sabihin, talagang hindi na kayo umulit sa buong edad ninyo. Nagkaroon ako ng phobia. Ah, nagkaroon ka na. Ilang taon kayo na nagkaroon ka ng boyfriend? Ano? Hanggang 48. Ah, bago lang pala. 10 years ago lang pala yun. Oo. Nung kabataan nyo, hindi kayo nagkaroon ng boyfriend? Ay, hindi. Kasi hindi ako layas hanggang. Ah, nasa bahay lang kayo? Sa bahay lang. Oo. Kahit hanggang ngayon, ganyan kayo, no? Oo, tahimik lang ako. Ang dami kong, marami akong ano yung, sarap akong magluto. Marami akong, kuminsan nagagawa ko ng atsara. Aha. Uh-huh. Pinapatinda ko. Ganun, ibig sabihin, madiskarte kayo. Madiskarte ako. Oo. Oh. So, ibig sabihin, dyan lang talaga kayo sa bahay, kaya ang kausap niyo, orchids lang. Oo. Hindi kayo. So, nene, hindi ba kayo natatakot ngayon na makipag... Pasensya naman, Violia, pero kailangan ko itanong ito. Pero may karanasan na po kayo sa kama. Yung 2 taon... kayong boyfriend, may nangyayari sa inyo? Oo, isang beses lang, ayaw ko na. Isang beses lang ang yung karanasan niya sa kama, isang beses lang? Oo. Eh, paano ngayon, kapag nagka-boyfriend, pag nagka-boyfriend kayo, di, syempre, halimbawa, gusto nun, mayroong pangyayari sa inyo sa kama. Aba, mag-usap muna. Sayang naman yun, kasi di ba ang isa sa testimony ninyo na wala yung mga symptoms nyo ng menopause at saka nagbabasa na muli ang inyong puwerta. So sayang naman kung hindi natin yan gagamitin. Kaya nga, subukan kaya nga. So halimbawa pag sinabing Jolly, nagugustuhan na kita, pero syempre gusto ko yung merong bata-bata pa kayo. Ibig sabihin, active pa siya ang sex life niya, active pa. So, paano yun? So, willing na kayo, Ma'am Violi? Pag-usapan muna namin bago siya mag-ano, diba? mukhang takot kayo, ah. Ayan. Pag-usapan muna namin. Pag-usapan muna? Kasi sabagay, pakipot-kipot ka muna. Ay, sos! Diba? Pakipot muna. Ayan, okay. Pero kung sakasakali, ito pala mag-yuli, kung sakasakali, halimbawa, yung lalaki magkakagusto sa inyo, palagi kong tinatanong ito eh, malayo dyan sa inyo, willing ka ba na umalis dyan sa bahay mo at doon tumira sa kanya? Eh, hindi. Diyan tumira. Ah, siya ang dilipat. Kailangan siya ang dilipat dyan sa inyo. Oo. Ano po bang pinagkakaanuhan ninyo? Anong source of income ninyo? Ngayon nagtitinda kayo. Oo. Ano po? Subdivision ako mapangga. Ang bahay namin na subdivision. Ano sa subdivision? Oo. Pero kayo po, ano po pinagkakaabalahan ninyo, yung pinagkukunan nyo pang gastos? Ano po ang nagdinegosyo po kayo? Dinegosyo? Padala ng aking palaki. Yung palaki po. Ah, padala ng...
Ano nagpapadala sa inyo ng pera? Mm-hmm. Ayan, okay. So ito, anong hinahanap niya sa isang lalaki? Ang hinahanap ko yung mabait, marunong mag-isama, uh-huh. Ayaw ko ng lasinggero, ayaw ko ng ano, ayaw ko ng lasinggero, ayaw ko ng sugarol. Uh-huh. Ayaw ng sugarol, okay. Ano po yung edad na hinahanap ninyo? Hanggang 65. Hanggang 65. Yung pinakabata, kung gusto nyo yung bata-bata, okay lang sa inyo, kung mas bata sa inyo? Alam mo ang bata, makulit yan. Ha? Ayaw ko sa bata makulit. Ayaw nyo nang makulit. So anong edad na pinakabata ang pwede sa inyo? Hanggang ano lang, 59, 60, hanggang 65. Ah, so ganun. Gusto niya mas matanda sa inyo talaga? Oo. Ayaw ko ng bata at makulit. Pero matanda na rin yung 50 years old, matanda na rin yun. Ayaw niyo kahit 50 pa lang? Pwede na rin. Oo. Pero kailangan itong lalaki ito, meron siyang sariling kabuhayan, ano? Mahirap naman kung kayo pa magpapalamo nito. Ay, sadya. Mahirap naman nang wala siyang trabaho. Oo, kailangan meron siyang trabaho. Banda naman aasa lang. Oo, yan ang mahirap naman pwede. Yun. Hindi pwede, oo. So kailangan marunong siyang... ano po? Kailangan na may trabaho. Kailangan may trabaho siya. Ayan, okay. So, ang edad niya, mga 59 hanggang 65 years old lang. Oo. Huwag naman yung matanda-matanda, baka alagaan ko pa. Yun nga lang ang problema natin. Pag malalakas pa ito at backreds user, gusto nila meron nang mangyayari sa tama. Oo. Pero talaga ma'am Violi, ibig niyo sabihin, ang karanasan niyo sa lalaki, isang beses pa lang? Ay, pangga. Parang ano, parang kayong virgin? Hello? Ma'am Violi? Hello? Ayun. Anong nangyari? Ba't nawawala-wala ka? Ayan, okay. So, sabi kong gano'n, nawawala ka pa virgin. Nawawala ako. Ka? Ayan, ma'am. Sandali lang, ha? Oo. Ito, naririnig mo na ako? Oo, sige. Nawawala daw ako, nawawala. Nawawala. Okay. Ma'am Violi? Huh? Ma'am Violi? Yes. Ah, delay lang. Ayan, okay. Naririnig niyo na ako? Oo, naririnig ko na. Oo, delay nga lang. So, yung sabi ko, parang kayo po ay virgin pa. Oo, siyempre. Matagal na. Matagal na? Matagal na. Okay. O sige, ganito na. Ano po ang cellphone number ninyo? Dahan-dahan, kabisado niyo po ba? Oo. Sige. O sige po, anong cellphone 09, number ninyo? 0928 98 78 78 78 2 4 1. Ano? 2 4 1. Okay, ulitin ko. 0928 98 78 2 4 1. Ayan, okay. Ma'am Violi, balitaan mo ko kapag marami lang mga nagte-text sa'yo, ha? Kapag meron ka lang napili. Oo. Siyempre, kakilitasin ko muna ang magte-text sa akin. Oo. Ay, eto pala! Ikaw pa ay malambing na tao? Romantiko ka ba? Ay, siyempre. Malambing ako. Malambing. Pag gusto mong i-date ka, saan mo gustong i-date ka?
Ha? Kapag magde-date kayo, kapag lalabas kayo, magde-date ba kayo? Ibig sabihin na, diba, Valentine's Day, birthday mo, anniversary ninyo, saan mo gusto? Kahit saan, basta huwag lang akong dalhin sa malayo. Takot ako. Ah, huwag lang sa malayo. Ah, okay. Meron namang mapupuntahan dyan na pasyalan dyan sa San Pablo, Laguna, no? Malapit sa bahay ninyo. Oo, magaganda. Ah, magaganda. Ayan, okay. Sige. So, balitaan mo na lang ako ha, Ma'am Violi, kapag meron ka na nakita. Siyempre, i-text kita. Ayan, okay. Sige. Ma'am Violi, maraming salamat po. Good evening. Hey, marami din salamat. Good evening. Ayan. Evening. Bye-bye. Ayan. Yan po mga kaibigan, si Ma'am Violi Gayane. So siya po ay, well, parang for all intents and purposes, parang virgin. Kasi although nagkaroon po siya ng boyfriend, na 2 years silang nagtagal, pero isang beses lang merong nangyari sa kanila. Okay. So bigla ko lang naisip, baka naman yun ang dahilan kung bakit ng babae yung... diba? Bakit ng babae yung boyfriend niya? Kasi walang nangyayari sa kanila. So, nung nagkaroon siya ng boyfriend, she was already 48 years old. So kayo na mga magte-text kay Ma'am Violi, kailangan alam niyo yung pinagdadaanan niya at pinanggagalingan niya. Kung bakit, sabi niya, kung halimbawa, bago may mangyari sa inyo, ay pag-uusapan niya muna at pag-uusapan niyo muna at medyo kailangan pakipot daw muna si Ma'am Violi sa inyo. Ang hirap nun, Jeric Barreto. Meron pa bang lalaking matyaga ngayon na maghihintay? Ayan, baka wala na. Okay, anyways, so baka ang pwede naman, kung halimbawa, yung manuin nyo ay hindi na gumagana, ayan, pwede sa inyo si Ma'am Violi. Kung halimbawa, hindi kayo mapaghanap ng physical na relasyon. Okay. So, ang hinahanap niya, mga 59 to 65 years old, mabait, marunong makisama, ayaw niya ng umiinom. Ayan, okay. So, eto na ha, ulitin ko lang. O nga, o nga, Jeric eh. 57 years old na eh. Ayan, dapat pag ganyan, bumigay ka na. Sayang ang panahon. Sayang oras. Ayan, okay. So, si Ma'am Violi Gliane, narito ang cellphone number niya. 0928-9878-241. Ayan. Para dun sa mga listeners natin na interesadong mag-text kay Ma'am Violi Gliane, ang cellphone number ni Ma'am Violi ay 0928-9878-241. Again, 0928-9878-241. Okay. So, bago natin puntahan ang ating mga text messages at ang ating mga pagbati dito sa... Naku, kung may oras pa tayo. O sige, ito na. Dito na muna tayo sa ating Pangas favorite playlist, Where the Boys Are by Connie Francis. Narito po. Ayun, balik na po tayo mga te, mga kuya, mga mister, mga nieces, mga best. Okay, so na po dun sa mga text messages natin at dun sa mga nanonood sa atin sa DWIZ 882 Facebook page live. Mahina po yung internet for some reason. Sandali lang. Hindi ko ma-open. Sandali lang, ha? Ayan, okay. Sandali lang. Ha? Si Ma'am Lourdes Malbas Lolo ay nakikinig sa atin ngayon. Kay Becon Bonifacio, good evening Becon. Kay Paul Galanga, Nanay Violi, payo ko lang po, sana hanapin nyo yung medyo bata-bata ng konti sa inyo kasi yung mga hinahanap nyo, baka kayo pa mag-alaga sa magiging kasintahan ninyo. Thank you very much, Paul Galanga. Si Danilo Eusebio, si Fernando Bernal Jr. Pangga, dito ako nagpa-deliver sa Taguig ng FedC. Nasa anak ko, walang kasama siya, kaya dito muna ako. Forever na to Pangga habang ako'y buhay pa. Salamat sa FedC at sa iyo, Pangga. Thank you very much, Tatay Fernando Bernal Jr. Kay Molina A, good evening to Miss Ruth. Ayan. Kay si Ma'am Helen Cebelino Galit, totoo ba yung sa Shopee na 20% discount tapos free shipping? Yes, totoo po yan. Sa amin din po yan. Kaya mag-text na lamang po kayo dun sa mga hotline numbers para malaman po ninyo kung ano yung mga promo natin ngayon na 20% off tapos free
shipping pa po sa inyo. Okay. So, eto na. Kung halimbawa hindi po niyo nakuha, hindi ko pala na-explain ng dalawang beses pa yung mga hotline numbers ng Sensi, dito na lamang po kayo mag-text sa aking hotline number. 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po para sa inyong mga katanungan tungkol sa Sensi, kung gusto niyo humingi ng payo sa mga problema niyo na may kaugnayan sa sex, kung gusto niyo magpa-discuss ng mga topics na may kaugnayan sa sex, or magtanong tungkol sa Krebsy at sa mga hotline numbers ng Krebsy, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Or pwede rin po kayo mag-message sa ating Pangga Ruth Abel Facebook page. Please like that page, tapos pwede na po kayo mag-iwan ng inyong mga mensahe. Ako po ay may programa ng Saturday and Sunday alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya para dun sa mga listeners natin na inaantok na po, hindi na natatapos yung programa natin dahil na inaantok na kayo dahil sa Krebsy, pwede niyo po akong abangan sa aking programa Saturday and Sunday alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. I-text niyo lamang po ako para sabihin ko sa inyo kung saan niyo ako mapapakinggan. Anong oras po ngayon? Anong istasyon kayo nakikinig? Samahan po ninyo bukas si Panganica Abo Espinosa, ang aking nag-iisang daughter, at saka si Ate Rian Briones sa kanilang programang Pangga Ruth Abaw Live, Love Pangga Friday Edition. Again, kailangan po nila ng payo ng mga nakatatanda, yung maraming karanasan, marami ng karunungan na pinagdaanan sa buhay. Again, so tomorrow po, same time, same station, Pangga Ruth Abaw Live, kasama ang aking nag-iisang daughter, si Panganica Abaw Espinosa, at si Ate Rian Briones. Maraming salamat sa mga tumulong sa atin magkaroon ng magulong programa ngayong gabi. Si Engineer Jeric Barreto, sila Maze at Isha ang ating mga CA at sa ating social media department. Mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, mga best, magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ